Salamat po doon sa tanong. Ang nagsimula po talaga ang project na ito galing sa lumaunang producer na si Shandy Bacolo. Sinabihan niya ako na kung pwede makagawa naman kami ng pelikula na magaan tungkol lang talaga sa barkadahan na papanoorin ng tao. Pagkatapos ng pandemic, yung para naman sumaya naman tayo. At ito yung kinalabasan. Doon nagsimula yung project. Ano po yung isa na tanong? Mga babae. Yung mga babaeng cast nito ay si Katia Santos, nandito din si Irma Adlawan, na ang papel ni Irma Adlawan dito ay isang cougar. So, maraming salamat kay Irma. So, kahit si Katia ay isa sa mga kliyente ng karakter ni Enzo sa gym. Tapos si Anya Aguilar ay isa sa mga ay gumaganap bilang girlfriend ng karakter ni Ivy. So sila yung mga pangunahing mga babae na suporta noong limang male cast nitong pelikulang ito. At yun. Si ma'am. Let's start with the last members naman. Let's start with Enzo. What's your role in the movie? Ayun po, gaya po sinabi ni Dede. May character here po is Sunny. Isa po akong trabahador. At the same time, visually, creative yung, may pagka-artist po yung character ko dito. So, magaling po siya mag-paint. So, throughout the story, yung character ko kasi is searching for love in the wrong ways. Kumbaga, and he always ends up with the wrong women. And may mga kanya-kanyang problema yung mga babae na nakakasama ng asawa, may mga, so all sorts of problems. So, during the story, pag napanood nyo na siya, may realize ni Sunny na hindi, it's not because you are in a relationship, being in a relationship doesn't mean equals to happiness. Kumbaga, sa story, mahanap niya na hindi lang pakikipagrelasyon ang true happiness sa buhay. So, yun po. Ako naman po dito si Lito. Si Lito, medyo may misteryo sa magbabarkada. Si Lito kasi... Tama, di ba? Oo. parang mali, hindi tama. Lito. Si Lito, talagang gusto magpursige sa buhay. So kahit anong klase ng trabaho papasukin. At hindi alam ng mga call center, oh ba. Call center tas may mga iba pang ano eh, trabaho eh, ganun. Yo, nasa dito call center agent. Oh, nandito na ako ah. Yun, basta doon magkakaroon ng conflict sa mga trabahong pinapasok ni Lito. Doon niya isa-isa mamimit yung ugali ng barkada niya. Yun. Ano po, ako si Albi kasi I play the character of Ben. Isa akong waiter dito and not just a waiter, isa akong friend. Diba? Isa akong papi sa mga kaibigan ko dito sa kasama ko sa table. And you know, he's just a regular man who's going through life and trying to deal with, you know, his everyday struggle. Okay, ako po si Larvi Policarpio and I play the role of Mario. Si Mario po ay isang call center agent na very hardworking and at the same time very concerned with my friends sa bahay, which is my puppies na nakikita nyo ngayon. And I'm the type of person here na as in trabaho, uwi. Ganun lang yung ginagawa ko. And medyo madamot siya sa ano eh, sa sarili niya, mas more on his focus on his family and also his friends. Ginagawa niya yung best niya para matulungan niya or kung anong concern ng mga puppies niya sa paligid niya. And yeah, thank you. Yes, ako po dito si ako pala si Aaron Concepcion. Then ang role ko po is play sa Roy. Si Roy po, isa po siyang magsasaka, laking probinsyano, then dumayo sa lungsod ng Maynila.
para tulungan ang pamilya. At the same time, may twist dito na meron akong partner na nagkaroon kami ng twist or may pagkakaindikaugnayan dahil sa kakulangan sa trabaho, pinagpalit sa kong ganoon. So, pinagpalit sa mayaman, ganoon. So, mas priority ko dito yung family ko. So, ang goal ko dito is para sa pamilya. Yun. There you have it. That was a question from Mr. Mark. Pwedeng maging bagay dun sa title na papapi-papi talaga siya. Largely. Well, para sa akin kasi, ako based on my experience, I call my friends papi sometimes. Kumbaga parang parang natural na, na lumalabas sa boses sa bibig ko na pagkita ko yung friends ko na bro or papi or paps pa, ganyan. And feeling ko, hindi naman lahat, pero most of my closest friends na I feel safe, I feel na I can trust, and I think feeling ko yung sa amin, kaya ganun yung tawagan namin na papis dito sa ano, is because we nakatira kami sa isang bahay, and of course we care for each other, and we look out to each other, to our problems, ganyan, and then we help each other basically, and ganun din ako sa daily life ko, as in very caring ako sa friends ko, sa family ko, and basically all the people around me, as in grabe ako mag-care sa kanila, na feeling ko parang very much the same as sa role na ginagampanan ko dito sa Call Me Papi. Ganun ako dito, and bukod doon sa mga problems nila, yung role ko dito as Mario, ako yung pang-break ng problema nila. So so ako yung kung gusto niyo tumawa, panoorin niyo yung mga pinagagawa ko dito. So masaya itong pelikula na to. Hindi lang namin kayo kikwentuhan ng problema namin, pero papatawanan din namin kayo. Okay. Aaron, ano yung magandang qualities ng character mo na pwedeng masak na talagang dahilan kaya ka pwede siyang tawagin papi talaga? Para sa akin, marami naman dito na nasasaktan tapos lumalaban. So ang typical na tipo ko yung ako yung nasaktan, na-down ako. Kasi minsan yung mga ibang tao kapag nasasaktan, na-down sila. Ang daming mga pumapasok sa isip natin na hindi maganda. Pero bilang isang Roy, pinakita ko sa lahat na para sa pamilya ko, nasaktan ako para sa pamilya ko. Para sa akin, nakakalalaki din yan eh. Yung hindi ka ma-down sa mga anumang mahamon ng buhay. Where it comes to girlfriend, everything, relationship. Kasi nandyan yung pamilya mo para sa akin. Na nakasuporta lagi sa'yo. Okay. Second question for the rest of the cast. Yung characters nyo ba, mas trotropahin, mas jojoahin, mas pa-fall, o mas nanggo-ghost? Ako yung character ko po, asawa levels. Okay. So, job levels kasi. Asawa levels kasi yung mga qualities po ng character ko is very admirable. Kumbaga, unang-una may character Sunny is pag nagmahal siya, loyal. And he will do everything that he can para to make the relationship work. Okay. Here, Royce, yung character mo? Bilang Royce Cabrera, Jojo Wain. Pero bilang... Pero bilang character ko na lito, totropahin. Kasi sa barkada, parang... Medyo tropa talaga yung struggle ng tropa talaga yung pinapakita ng character ko dito. So para mas, feeling ko mas na-establish yung pagiging tropa ni Lito kaysa sa pagiging jowa or kung ano. Okay, kay Alvin, anong yung character mo? Si Ben siguro ano siya. Totropahin mo siguro si Ben. Tsaka yung sa second part, yung kung nag-ghost ba siya or nag-ghost. Well, the ghost siya sa pelikula nito eh. So, di ba? So that answers the question. Okay, thank you very much. Thank you, that was Alvin Ignacio. Dialogue bawat isa, parang good luck. And tapos, yung eksena pa ay dapat may banter.
yung mabilis yung palitan nila ng dialogue na hindi mo mapapansin na naka-script ang lahat. May isang eksena dyan na napansin ni Albie na, Greg, parang wala po akong line dito sa sequence dito sa oo nga. So, paano po ako magre-react dito sa ano sa eksena nito, sequence na to? Kaya pinupuan namin ni Albie yung kanyang ano, eksena. Tapos bigyan ko siya ng cue points kung paano siya pwede makipag-interact doon sa apat na characters. At ang husay, kasi nung ine-edit na namin yung eksena, hindi ko napansin na at all na yung sinasabi niya ay hindi talaga na isulat doon sa mismong script na isimulat ko. At nakakatakot yun para sa isang director kasi pwedeng mag-adlib yung actor niya ng kahit ano, what if pala sirain yung adlib na yun yung buong eksena. At doon ay kudos to Albie para doon. Albie! Nangyari talaga yun. Your reaction to that. Naalala ko yung scene na yun yung sinasabi mo sa akin. So wala lang, natuwa lang ako na naisip ka ng director. Thank you, Trey. Flattered po ako. May puppy. Ano yun? Ano talaga? Yung ano lang, medyo whole summer. Pwede ikwento lang. Eh di, kailangan mo mamili. Yung pinaka-crazy mo, yung medyo whole summer. Di ba? Yung pwede lang i-share. Mamaya na ako. Si Roy. Ako? Yung mga siyaw nalalasing eh. Ano ba? Hira pa. Alam mo, NCO muna. Pasakal eh. Last week, tatlong beses sa uminom. Actually, crazy. Siguro, wala nang, wala naman. Ako, ano na. Siguro, minsan may mga expenses na overboard. Parang hindi mo alam na ikaw pa rin nagbayad ng bill the next day. Hindi naman kasi ako ang drunk na alaway. Kumbaga, pag drunk ako, actually, mas, ako naalala ko na, yung pwede ko ma-share, na may video ko nito eh, nung nalasing ako, na-explain ko daw sa kanila yung parang, yung science about planet. Parang yung takbo ng solar system. Oo, yung parang history ng Pluto, history ng Neptune. Naging scientist ka bigla. Oo, naging scientist ako bigla. Naging tananak ka bigla. Sa harapan ng mga pinsan ko, parang na-explain ko kung bakit siya tinawag na Saturn. Yun, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung mga ganun eh. So, yun. Alam ko niyo yung akin. Siguro yung pinaka-nakakatawa na nagagawa ko pag nasing ako is sinacharge ko kay Enzo yung bill. Kaya taas ni bill. Kasi yung pwede yung Erto. Kaya favorite ko sa amin sa labas si Erto. Post it. Charge mo sa kanya. Actually, typical lang eh. Pag nalalasing, yun, kung hindi ka mag-over ng bill, kasi ako kasi ugali ko kapag kainu, pag may nag-invite ako ng inuman, ako nag ba, ano, ako nagbabayad. Invite mo ako minsan. Kaya hindi ko nga kayo nag-invite. Hindi, ang ugali ko kasi na pag nag-invite ako, yung hanggang hindi nalalasing lahat, kasi hindi ko pinagbabayad, kasi lalo na kung bilhin. Eh, usually, lahat ng friends ko, malalakas uminom. As in, lapan mo ng isang bote, mabilis sa alas 4, ubos agad niya kasi nagawa ng tubig. So, hindi pa sila lasing yun. So, yun, kung hindi mag-overbill, lasing na talaga ng literal. Pero ang ginagawa ko naman pag ganun ako nagdadala ng sasakyan para iahatin lang ito. Kasi mahirap eh. Mahirap pag alam mong magpapakalasing ka din eh. Ito na eh. Tapos may dala kang sasakyan. Delikado. So, yun. Ako ito ba? Ang pinaka-crazy siguro yung sa probinsya. Kasi mga tropa doon. Mga squads gano'n. Maraming mga tropa doon na pag nalalasing kami, buo kami, parang grupo kami mga pagbabarkada. Mayroong babae. Nalala ko yun eh, may babae akong kasama.
So nung kami dalawa na lang daw, dinala ko daw sa cemetery. Pero hindi ko alam kung anong ginawa namin doon. Parang sa, alam ko, natulog yata kami habang kumakain. Baka nagtirig ka naman din. Multo-multuhan kayo. Parang ganun na nga. My second question is, kasi di ba, itong movie is parang about friendship, barkadahan. Kayo ba personally, can you share some of your funniest moments with your barkada, nung high school or nung college? Ako siguro, syempre, yung mga inuman moments ko with my barkada, pag-chinek ko sa phone ko, yung mga video kami na higaan na sa sahig, nagtatawanan, mga ganun. So siguro yun yung mga memorable experiences. And of course, siguro mga hard times namin. Kasi may mga times na syempre hindi mo pwedeng sabihin yung mga pinagdadaan mo sa mga loved ones mo because minsan nahihiya ka, di ba? So ang nangyayari is yung barkada mo talaga yung napupuntahan mo para mag-vent out. Hindi naman din siguro para maghanap ng solusyon. Pero iba rin kasi ang comfort na binibigay na pag sa barkada, nagsasabi ka ng mga pinagdadaanan mo. Diba? For me, it became a super friends, therapy also, besides sa mga good times. And ako naman, I'm blessed to have a good set of friends. Kasi syempre, you are who you surround yourself with. Eh. So if you surround yourself with friends na medyo pasaway sa buhay, ganyan. So, pupunta ka talaga doon. And ako naman, I'm happy na I have a good balance na they know how to have fun. Pero when it comes to priorities, kasi lahat sila actually kasal na yun. So, ako na lang hindi. So, natututo ako sa mga experiences nila. Unlike before na pwede kami gumimik ng madalas, since nung pandemic, isa-isa na silang pinasal. So, nakikita ko, nagbabago na sila. So, ako rin nagbabago na ako. So, yun lang po. Ako, naalala ko yung mga kulitang moments sa amin. So, totoo lang, yun yung nakakamiss eh, bilang high school, bilang bata. Kasi ngayon, medyo nakatuon na tayo sa pagiging ano eh, responsibilidad natin sa buhay eh. Minsan, nakakalimutan na natin mag-enjoy, di ba, magpakabata. So parang kung babalikan ko yung mga ganong moment namin, yung didising ako, hihingi na ng baon, tapos uwi, may pagkain na. Tapos kasama ng tropa, gagala. So yun yung mga naaalala ko na miss ko lang. Pero yun, thankful pa rin naman ako, grateful pa rin ako sa nangyayari sa amin. Ako yung pinaka-miss ko, ironic sa friends ko yung mga oras na wala kami ginagawa, kaya nakatambay lang kami. Basta yun yung magkasama kami. Actually, nakakatawa ako. I was just talking to my girlfriends about this. Parang we were on the phone. Na parang, it's super crazy na nangyari. Because nothing changed. Wala naman nagbago sa buhay namin. But everything's different now. You know, like we have the same friends. Like we've been, I have these friends for almost 15 years now. Because parang 10 years ago, we were always together. You know what I mean? Pag-gising mo, matikin mo tao, kasi lagi na kayo magkasama kahit wala kayong ginagawa. Pero like now, you know, you get older, and then life just happens. And, diba, those same friends who I was with every day, I haven't seen in, what, 7 months, 8 months? Pero nothing changed, we're still the same friends, diba, hindi na nag-away, pero yun lang talaga yung buhay eh. Doon yan sinabi ni Andrew, some of them got married na, some have kids, so, diba, you can't blame them na yung people sa Nakikita, I don't myself, I have my priorities, pero, yeah, I'm still their friends, diba, I still love them, but, hindi lang kami pwede mag-treat as often, and you know, you have to be okay with that, so, I guess that's what I miss lang talaga, the times na, yeah, wala ka lang doon, iniisip ko, ano yung problema namin doon, diba? Kumpirin, parang sobrang simple na ng buhay din. Pero nung nandun ka, parang hirap na hirap ka, di ba? So it's, yung na-realize ko lang na it's nice to enjoy what you have going on right now. Ako, whenever I go out with my friends, we always make sure na we create
best memories together. But siguro, I could say na yung mga best memories namin with, ako, personally, with my friends, is when we were drinking abroad, actually, sa, I think Lisbon. We were just chilling and enjoying the you know, the sceneries. And, ako kasi, I always treasure moments with my friends, eh. Kasi talagang ibang inspiration na iyong dating dun sa akin. Especially katulad ni yung napag-usapan niya namin na nagkaroon kami ng digital press con din na iba na yung type of, yung way of drinking namin than nung 5 years ago na lagi kami talaga ko. Kasi inom talaga. Ito kasi ngayon, mas gusto na namin yung chill lang, kwentuhan, talk about life, future, business. Ganun na yung type of drinking na gusto ko palagi. Ayong maingay, ayong... So, kada lagi kami may bonding together with my friends. Sobrang na-enjoy ko kasi, aside from, of course, you're having fun, you're also learning from, di ba, iba-iba kayo ng perspective kasi in life. So, merong may asawa na, may mga... Meron na pa-plano na mag-anak, and all of us are planning to have our own businesses na din. So, it's very different from we used to do when we were medyo younger. Kasi tumatanda na tayo eh, nag-evolve na lahat ng mga gusto natin in life. So, ako, ang dami-dami, sobrang dami na talagang best memories with my friends na as in, at sarap pag-usapan. Saka yun din, pag umuupo kami at umiinom kami kasama ng friends ko, aside sa nag-chill kami, at sarap balikan kasi ng mga yung mga kalokohan at mga masasayang memories niyo together. So, yeah, I guess yun yung memories na hindi ko makakalimutan whenever I'm with my friends. Para sa akin, sa age ko na to, up to my kid, maraming mga memories na hindi ko makakalimutan. Siyempre, pagbata ka, maraming iba-ibang karakteristik ng ugali mo eh. Merong mga KJ, merong mga GGSS, may mga kung ano-ano ugali, may mga tanga-tanga. Kasi pag, sa kaibigan ko, walang tanga, walang nakakatawa eh. Kung walang malakas umutot, walang nakakatawa eh. So kailangan may tanga sa kaibigan. Siguro kasama ako doon sa mga tanga. Pero ngayon hindi na masyado. Konti na lang. So, ang nakakamiss lang yung mga moment na alam mo yun yung nag-aasaran kayo. Para sa akin kasi kapag kasama ko yung kaibigan ko, parang pinapakanagan ko yun eh. Kasi hindi naman lagi magkasama tayo. Hindi naman sa habang buhay magkaibigan tayo. Darating din yung time na magkakaroon tayo ng serious na buhay. Garden ng GF or something, makakalimutan na lahat. Pero yung mga memories ng tunay na kaibigan, yung tunay na kaibigan, yung sa panahon na kailangan mo siya, nandyan siya para tulungan ka. Yun yung memories na hindi natin makakalimutan. Yung kahit wala kang pera, may pera ka, nandyan yung kaibigan na totoo sa'yo. Na hindi ka kakalimutan, kahit pagod ka man, or kahit kakainin mo na lang, ibibigay mo sa kanya. Yung mga moment na gano'n na parang ibibigay, kasi kung may kaibigan ka, dapat ibigay mo yung importanteng bagay na meron ka sa kaibigan mo. Kahit anumang material na bagay. Para mapatunayan mo na kaibigan mo talaga siya. Yun lang. Thank you, guys. Thank you.